Malapit nang makamtam ni Pangulong Bongbong Marcos ang complete recovery. Ayon sa doktor ng Pangulo, nakatulong dyan ang kanyang pagiging fully vaccinated. Samantala, kahit pa naka-home isolation, inaasahang dadalo ang Pangulo sa ikalawang cabinet meeting ngayong araw. Si Mela Lesmora sa detalye. Rise and shine, Mela! Sa pamamagitan ng teleconferencing, nakatakdang pangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong araw ang ikalawang cabinet meeting ng kanyang administrasyon. Base sa pinakabagong health bulletin ng presidente, nakasaad na wala na siyang lagnat at mayroon na lang bahagyang sintomas ng COVID-19, kaya't patuloy ang kanyang pag-inom ng gamot. Malapit na ring makamtan ng Pangulo ang complete recovery na inaasahang mabilis talaga dahil siya'y fully vaccinated at dati nang may magandang kalusugan. Bago naman ang cabinet meeting, inanunsyo ng Malacanang kung sino na ang napupusuan ni Pangulong Marcos na mamuno sa Department of Energy. Yan ay si Attorney Rafael Lotilla na dati na ring naging Energy Secretary sa ilalim ng pamumuno ni Noy Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Ayon kay Press Secretary Trixie Cruz Angeles, kasalukuyang independent director ng isang kumpanya si Lotilla, kaya't inaalam pa kung hindi magkakaproblema sa batas kapag siya'y opisyal na iniloklok sa pwesto. Samantala, sa isang post, nagpaabot naman ang pagbati si Pangulong Marcos sa Pilipinong atletang si Juna Chuki sa kanyang pagbibigay sa bansa ng kauna-unahang gintong medalya sa ginaganap na 2022 World Games. Sa hiwalay na update mula sa Presidential Security Group, ibinahagi naman ng PSG ang mga tagpo sa kanilang interagency meeting kahapon bilang paghahanda sa seguridad para sa unang State of the Nation address ni Pangulong Marcos na magaganap sa July 25. Mela Lesmoras para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas!